Okay guys, so isa na namang mapalad na question ang ating napili sa ating video ngayon. Ito ay galing kay Cecil de Guzman, isa po siyang empleyado o kaway-kaway sa mga empleyado dyan. So kung mga bago lang kayo sa pagiging empleyado, no? So ito yung channel na napupuntahan nyo. So handa tayong tumulong sa anumang komplikadong sitwasyon nyo at kung gusto nyong makuha ang ating opinion, so pwede kayong mag-PM sa akin. So, hindi ko nasasabihin kung ilang taon na akong naging empleyado. No? Sa ngayon, hulaan nyo na lang kung ilang taon na ako. So, siguro, more than 40 na. 42. Hulaan nyo na lang. No? Kaya, yung pagiging empleyado ko mula noon hanggang ngayon, empleyado pa rin. Kaya kung gusto nyo ng guidance, ako po ang inyong online criminologist. No, ikinukunik natin yung pagiging empleyado kasi mahal natin yung mga empleyado. So gusto natin silang turuan na tama. Turuan na maging condition. Hindi lang physically condition, no. Mentally condition. Laban sa mga attackers mentally. So, marami kasing gumigig update ng empleyado, no? Ito po ang tanong ni Cecil, no? Dahil sa inyong katanungan, Cecil, congratulations at ikaw ang napili kong sagutin ngayon sa videong ito. Ito, pa-plus natin, no? Pero i-cascade natin basahin. Sir, question. Employer, isang 10 minutes break time lang ang binibigay. Bali, isang oras 10 minutes break time lang ang binibigay. So, ang tanong niya, mayroon pa violation yan. So, yan, Ms. Cecil, no, napakagandang tanong, napaka-basic na tanong. No? Unang-una, guys, kung sa palagay nyo, yung employer nyo ay hindi nagbabayad ng pareha, palagay nyo lang yon. So, mas maganda, i-double check nyo, lalong-lalo na yung mga mandated ng government. Kapag hindi nila binibigay dyan, so huwag ninyo nang palakihin yung issue at ngayon pa lang ay mag-ipon-ipon na kayo at lumayas na kayo dyan. Oo, ramis mo lumayas na kayo. Mag-requirements na kayo at mag-apply sa iba. Okay? So huwag nyo nang palakihin dahil napakahirap ang maghabol. Dahil yung employer ay maraming PC yan. Kayo, kakapiranggot. So, ang kaso ko ay hindi matagal. Sobrang tagal. Yan lang masasabi ko, no? Pero in regard din naman dito sa break time, ang base sa Article 85 ng Labor Code of the Philippines, ano? Kapag ikaw ay nagtrabaho ng consistently 4 hours, kailangan magbe-break ka na. So, within 9 hours, may, ang break time mo doon ay isang oras at 20 minutes. So, yung isang oras doon unpaid. So, bali 9 hours, yung isang oras doon unpaid, siguro ilagay mo sa gitna. Normally, ginagawa yan. At binibigyan at nagbibigay pa ng 20 minutes with pay na break time. So, yun po yung dapat binibigay ng mga employer. O kung sa palagay mo ay ito ay mali, I think mali ito. So, 1/4 na mali ito kasi kulang siya ng 10 minutes na mali na time. Oh well, kung paalala mo sa kanila at kung hindi makinig, so huwag ka nang magdalawang isip na mag-apply sa iba. Kunin mo ang para sa'yo at ibigay nila at mag-apply ka sa iba. Okay, napakaraming employer na lumalaban ng parehas. Huwag kayong sa mga employer na dihado. Huwag nyo nang antayin na maghabol pa kayo. Ayan po. Sa lahat po, paalala sa lahat ng mga empleyado, no? Huwag nyo nang panatilihin magtagal kayo dyan sa inyong mga employer. Siguro 1 month to 3 months matagal na yun. Sa palagay, mararamdaman nyo naman yan kung hindi parehas. No? Sa history, sa ano, layasan nyo na yan. Huwag ka nang magdalawang isip. Mag-requirements ka na.
mag-apply ka na sa iba. Iyan ang solusyon. Kasi kung sa palagay mo, nagjo-duty ka dyan, ay muring-muring lamang araw-araw. Wala man ako sa ano dito. Puro ka reklamo, no? Walang mangyayari sa'yo kung puro ka reklamo. Gawan mo ng solusyon yung reklamo mo. Kaya ito sinasabi ko sa'yo, wag, ngayon, mag-awol ka na, bukas, apply ka sa iba. Kasi, hindi naman parehas yung empleyado. Ganun ako noong araw, guys. Apply ako ngayon, ilang araw duty ko, 1 week, i-cash advance ko yan, drama-dramahan ko. Tapos, wala na. Thank you po yun. Wala, hindi na pabalik. Awol mo ako, di awol mo. Walang problema. Di ba? Kasi, sila mismo may problema eh. Bakit mo sila pagbibigyan? Hayaan mo sila, baka magpaalam. Kasi magpaalam pa yun sa mga yan, hindi ka man talaga payagan kasi wala naman silang ma-recruit na tao kasi nga underpaid sila. Oh, sabihin sa'yo, mag-antay-antay ka ng ano mo, palit o replacement kung ano mang pinag-aantay sa'yo. Ay hindi na, bahala kayo. Kasaan sa akin, kung ayaw mo sa gusto, aalis ako dito. Ibigay mo yung duty ko. Pag hindi mo binigay, sa'yo na yan. O, diba? Ilang araw pa lang, hindi ka naman lugi nun. Napakarami pang pagkakataon na maghanap mo ng trabaho. Ganun po tayong mga empleyado, no? Huwag nyo nang patagaling kung hindi pareho yung employers nyo. Yan lang ang masasabi ko sa'yo, Ms. Cecil D. Guzman. Kung hindi mo pa kaya mag-awol, hindi mo pa kaya mag-resign, oh, 3 months, mag-ipon ka na at mag-requirements mag-apply sa iba. Okay? So ito po ang inyong lingkod, Police Chaco, ang inyong online criminologist. Kung first time ka lang sa aking channel, no, at dito ka lang napadpad, nag-uunhan pa tayo, nag-a-assist po tayo online consultation. Kung meron kang ibang katanungan at free tayo tuwing umaga from 8 a.m. to 12. Kaya para natin sagutin yan. So, online. Mag-video call lang po kayo para sa inyong mga confidential na katanungan. At alam ko kasi, ang kaso ko ay hindi dapat pinapublish kasi napaka-critical ng kalagayan, lalong-lalo pag masilan na kaso. Pero mga tanong-tanong lang naman na basic at ano, pwede na dito yan. Pero kung mga confidential para sa inyong mga kaligtasan, para sa kaligtasan ko din, para sa kaligtasan nyo, so tumawag po kayo sa ating messenger police ako. From time to time, kung meron po tayong kasagutan, ay kung meron po tayong oras, ay sasagutin natin yan. At syempre, for yung monetary support, ini-invite ko po kayong mag-join sa ating channel. Para po sa yan, 129 pesos lang po yan. Huwag na po kayong manghinayang yan kasi po, napakamahal magkumuha ng abogado. Consultation pa lang, 5,000 na sa mga professional lawyer at depende pa yung kung tatanggapin kayo. So, yan po mga para sa inyong lahat. Thank you for watching. See you again. See you again.